Umagang kay ganda na naman, panibagong storya na naman ng aking buhay. Ngayon kasi yung araw, ipagagawa ko na yung aking nabasag na aquarium tank. Woo! Mga guys, naayos na yung aking tank. Ayan o, yung gumagawang pogi o. Shoutout daw, ayan o, Mon. At dahil malakas nga daw ako sa kanya, ayan, pinagbigyan ako na sa bahay na lang gawin yung aquarium tank. At daladala na rin niya yung salamin na ipapalit sa aking aquarium. Inumpisa na rin nilang alisin yung sticker sa likod. Diyan kasi yung parte ng nabasag ng aking aquarium. At tignan nyo mga katubig kung gaano kalaki yung basag ng aking aquarium. Ganyan nila, yan. Ang laki ng basag, oh. Sipag ka, maayosin pa to. Wala na yan, hirap na yan. Ito pala guys yung tank na nabasag sa mga nakaraang kong video. At ito rin yung tank na sumabay sa high blood ko. At sinimula na nga niya tuktukin at basagin yung salamin paunti-unti. Binuguhitan muna niya malapit to sa crack. Tapos unti-unti na niyang pinupukpok at binabasag uli. Maganda rin tong technique niya guys kasi unti-unti talaga niyang inaalis at binabasag yung glass para hindi magkulap. At sa totoo lang guys, wala akong kaalam-alam at ka-idea sa pag-repair ng tanks at ngayon ko lang po ito talaga nakita kung paano gumawa. At sinimulan na nga po nilang palitan yung salamin na nabasag at yan dahan-dahan po nilang nilalagay at nilalapat kasi po yan po talaga yung napakahirap na parte, yung pag-assemble na po ng glass kasi po kunting ano galaw lang po yan, madidisalay na po yung salamin. So ito na po yung part na isisili ko na po nila yung salamin. At nung matapos na po nila ikabit yung salamin, sinunod naman po nila ibalik yung black strip na plastic. At na matapos na po yung pinagawa kong aquarium tanks, tuluyin na po umalis yung aking tank maker. Ayan po, at nagpaalam na nga at hinatid ko na lang sa gate. Balik na naman yan dun. Nakabalik ko siya yan dun pag tapos guys nagtatuyo na to. Lilipat ka naman mga yun. At sinimula na nga po ng aking father-in-law na gumawa na patungan ng aking aquarium tank kasi ito po talagang suspect ko at na cause ng pagkabasag ng aking aquarium kasi nadurog na po yung plywood na nilagay ko sa may aquarium stand. At tignan nyo naman, sukat na sukat yan. O seryoso. Ewan ko na lang kung magkakamali pa yan. At pinutol na nga. At sana naman po tama yung sukat niyan. At ito na nga po yung kinakatakutan kong parte, yung magkakaproblema at magkakaaberya na naman. Naku po, Diyos ko. So guys, naalis na namin yung tubig. Ayan, nilipat ko na rin yung isda. So pag natanggal ang tubig, palit na namin yung tank. At tumulong na ako sa aking father-in-law para alisin yung mga natitirang tubig sa aquarium at para maibalik ko agad sa pagawaan. Ito na bro, dito sa may nabasag mo na ano, na brace. Yan, nanginik. Pwede kaya palitan na ng brace to, baka dito lang magkaroon ng problema. Eto. At nang may baba ko na nga at hinanap ko kung ano yung naging problema, laking gulat namin na sobrang laki pala ng butas na hindi pala dumikit yung mga silikon na nailagay. At nang magkaroon ako ng chance at oras, dali-dali na po akong napunta sa aking tank maker. Ayan guys, ayan namin dito. Ay, Mon. At napagdesisyonan na lang namin na iwan ko na lang sa kanya yung tank para matutukan at mas maayos po yung pagkakagawa. Kung inabot nyo naman po itong video na to, maraming salamat po sa inyo. At shout out sa aking mga nagkagandahang mga followers dyan. At a big shoutout it po kay Carlo Troya. At gusto ko lang pong sabihin na lahat ng problema may solusyon. At wag na wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Kaya lagi ko po sinasabi sa inyo, smile lang!